sa lahat, yan gagawin po natin yung nakita natin sa FB, ang DIY pampaputi. So, itatry natin kung gagana nga ba sa aking balat na napaka-morena. Yes, yan lang po ang mga kailangan natin sa DIY pampaputi na ating gagawin. Kailangan lang po natin na salain ang kalamansi para hindi na rin po talaga masama ang mga buto. Piga dyan, piga dito, piga everywhere hanggang magsawa tayo. At dito ko nga po nakuha ang idea ng DIY pampaputi. So sa kanya po gumana ang tanong, sa akin po ba ay gagana? Alamin! At eto nga po, maglalagay po tayo ng mahiwagang shampoo, ang Palmolive. Kung itatanong nyo po, pwede po ba ang ibang shampoo? Yun po ay hindi ko may sasagot. Kinaya ko lang po ito kung ano po yung nakita ko. Thank you! Dalawa na po pala yung ginamit kong shampoo dito, para mas madami po yung ma-stack natin. At magamit po natin ng mga ilang araw pa. So, dun sa nakita ko at pinanggayaan ko, isa lang po yung kinamit niya. Mga kasisilat, tandaan, pagkatapos natin gawin at gamitin yan, kung may rep po tayo, dun po natin ilagay para mapanatiling pwedeng gamitin. At last nga po nating ilalagay mga kasisilab ang mahiwagang tawas. Ang tawas na mahiwaga. Ating ilagay at haluing mabuti para mag-mix. At syempre, don't forget na rin mag-subscribe sa channel ko. Salamat! Pagkatapos ng 1 taon kakahalo, char! Tara! Maglalagay na po tayo sa katawan natin ng ating DIY pampaputi daw. Yan. Sa paglalagay nga po pala natin sa balat, 5 oras po natin siya bababa rin. Yes, 5 oras po. Bago natin siya babanlawan. At sa kilikili naman po, 2 oras lang. Yan, bago natin banlawan. Ang tanong ng mga nakakarami, gagana po ba siya sa akin? Intayin natin. Mas okay na din po na magsuot po ng ganito para po hindi kumalat ang mga tawas. Ito po ang day 2 natin. Day 3. Day 4. Pagdating nga po ng day 3 at 4, doon na po natin makikita na nagbabalat-balat na po. At pagdating nga po sa day 5, ito na po yung hitsuro ng aking pinaglagyan. Yan na po ay natatanggal na dark skin o libag po na nakadikit. Recommend ko po ba siyang gamitin? Para sa mga katulad kong gustong pumuti, hindi ko po siya i-re-recommend, lalo na po sa mga may sensitive skin. Kasi po, pagdating ko po nung day 3, nangati po yung braso ko nung kinagabihan, tapos kumapal po siya, yan. So, iniisip ko, alo, itigil ko na kaya to. So, naisip ko naman, sayang naman, pamblog ko din to. At nasimulan ko na kailangan ko siyang tapusin. Yan. So, pinilit ko na nga rin po noon. So, day 4, naglagay po ulit ako. At yun nga po, napapansin ko na nagbabalat-balat na siya. So, nabuhayin ako ng loob. Sabi ko, ay, indahin ang kati, maglagay ulit. So, pagdating nga po ng 5 araw, kung makikita nyo nga po, no? Yan, grabe na po yung pamamalat niya. Yan, ang tamang pag-ano nga po, pagkatapos po ng 5 oras na pagbabad, kailangan po natin siyang banlawan at gamitin niyo po yung sabon na pampaputi na meron kayo. At ito na po ang walang kamatayang paglulugod. Sa Tagalog din ba yung paglulugod?
lugod. Paghihilod, yan. Kailangan po natin talagang hihilurin ng mabuti. Sa akin nga po, yung pagdating nga po ng 5 araw, grabe siguro mga 5 beses ko po siyang hinilod kasi grabe po ang dark skin na natatanggal. Yan. So, at isa pa nga pong advice, mas maigi na po talaga na magsuot tayo ng mahabang damit para po hindi maglaglagan o kumalat yung tawas. Yes, ano po bang pakiramdam, ate, ng paglalagay nun? Siguro kung mahaba ang pasensya nyo, kakayanin nyo. Pero kung hindi mahaba ang pasensya nyo, aayawan nyo kasi kailangan talaga ng mahabang pasensya sa paglalagay nito. 5 oras ba naman tapos nakakailang at pakalat-kalat pa yung mga tawas. Mas advisable ko pa rin po ang gumamit ng pampaputing sabon at lotion kasi hindi hassle. Yan. Sa mga katulad ko lang talagang curious, ginawa ko lang po talaga para dito sa vlog. Ang tanong, pumuti po ba ako? Yan. Ang iniintay nyo, hindi po ako pumuti, natanggal lang po yung mga libag ko. Yan guys, thank you for watching. Bye-bye!